DZDC, A2A, DZLZ, 1188, DZYM, 1539, DWRL, 1080, Legaspi, DWRM, 657, Naga, DYRB, 540, Cebu, DYRL, 1035, Bacolo, DYRM, 1134, Magete, DXCO, 1044, Cagayan de Oro, DXGS, 765, General Santo, DXOC, 1494, Osami, DXOW, 981, Davao, At Radio, Filipino Podcast Center, Manila, Ito, Ang Kabahagi Mo, Radio Filipino, Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo, sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com, Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama tuwa ka Pinoy, Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungso, pray for us. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo. Dito po sa Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes. Radyo Pilipino sa manpanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Dalawa po ang guests po natin ngayon. At meron tayong mga reports na tatanggapin mula sa ating mga mga provincial stations. Spread all over. Developing, meron po kaming meron po tayong labing tatlong mga istasyon ng platform. Jesusa Memorial Home kit pa 24 nga oras na nakaluka. Pilipino, masarangan Jesusa Memorial Home. Ididayain ang mismo iti Ricardo Paz. Mukhang nagagalit na po ang ICJ o ICC. International Criminal Court. International Criminal Court of Justice. 2942. Pinagsabihan na po siya, pinagsabihan po na niya ang bansang Russia na itigil na ang kanyang pananako sa bansang Ukraine. Jesusa Memorial Home. Matatandaan po ninyo mga kabahagi ng ICC ang kumikilatis sa katarungan sa Pilipinas sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero di ka ditalugan yung mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka, ket di ka ligad na pagpatangmaan. Protesta, mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, kada dituyan tutod tayo a probinsya, timapangram namaan. Isoday ta, si ECF Autoreturusya. Di ECF Autoreturusyap, ket ijaya na, kaya tinagduduma a servisyo, kas kadagiti sumaganan. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch zipper, kanda dumapay. Ken saan na data, magkapan pa'y sadyay, di kiti nagduduma ng klase tiligay tilugan, car accessories, kanda dumapay. Di ECF Auto Repair Shop, kaya't masaragan, iti Barangay 3, San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalang laing na mapan ni San Nicolas Robinson's Mall, yan o abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Dinadong informasyon, ag text when o tumawag, kadagiti sumaganan. 0998-338-7211 0917-558-4049 ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imagmapaman dagiti tinaayat na punong agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop pagpatrimaanan tilugan nga mapanggam namaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Pero
yung driver na actual na gumagamit ng sasakyan. Apektaran tayo iti pandemya. Ano dali tingin nagpasalan tayo aliga? Ket, mabayan iti intay, pinagtitinulong, kapanitinikan tayo, ikinating care, ken, kinaanggol tayo ng ilupan. Kapalinan tayo, tibong mamon, para ikinating pintas, masakbar. Ikaligasan tayo, maawal mabaybayan, awan tinaybat, kulana, kinkabsat nyo, Angelo Marcos Barba, kadwayo iti, kadwayo ita, kadwayo kanay. Ang nagpapagasolina, gumagamit po ng gasolina araw-araw. Tanaho, di mabasa kit na adaw iti libro ni Matyo, Kapitulo 19, binato sa pulket talo, ang guidelines po nila sa pagbibigay ng ayuda sa mga transport groups. So, adda sumagmamano at maraming reklamo na o ito. Marami na po tayo natatanggap na reklamo. At naiparating na ho natin sa, LTFRB at ganoon din po sa DOTR ang mga reklamo ito, pero hindi po ina-actionan ho Panubusan nyo dito, Bing, nga umay kanya. But I would like also to hear from yung mga organisasyon, yung mga taxi operators at drivers, lalong-lalong mga taxi drivers. Tilangit. Mensahe ti Kwaresma nga ingkay nang igan, ket isagsagot kada kayo ni Ilocos Norte Governor Matyo Marcos Manolo. Yus unay iabunan. Ang ayuda galing po sa gobyerno, pero hindi po pinamimihag at pinamabahagi ng inyong mga operator sa inyo ang ayuda. Ngayon na awan ti pamati, sana mabali mapalagsak ti Diyos. Tanong masidig kay Diyos, masapol apat siyem ng da Diyos, amang gungko na kadagidag sapol, ken kuana. Dato ay mensahe ni Kwaresma, get pabenti magnakem, na Mrs. Myra Gieb Cabiaon, Manchester Spain, ken Paway Ilocos Norte, Mr. Jimmy Radio, Operations Manager, bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng informasyon, tulong at gabay ang iyong mga tanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyon pabuluhan at makatutulong sa negosyo pang agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi. Ang hero sa agrikultura, Hero Fabregado, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo, dito lang sa kabahagi mo, Radio Pilipino. May tibayo ba siya? Kasal mo kayo hanggat nasa tama ka. Kakampi mo, ang batas. Lunes hanggang Biyernes, ala 1 hanggang alas 2 ng hapon, kasama si Attorney Melano Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo, Sa bawat hagupit na dalaan ng kaligasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. A project of Asenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa ating ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy.
na naging biktima ng bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010300386 85, o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy! For Typhoon Odette, tulong tayo Kapinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Ben Paipo sa Pulsong Pinoy! Alright, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Alright, sa mga issues muna tayo mga kapayan, pero mukhang ready na yung ating special guest for today. Okay, at tatabayan po ninyo ang ating special guest for today. Okay, walang iba kundi ang Metro Manila Development Authority. National Wage Board, no? Si Ms. Griselda T. At napakalaman po natin pagmula sa kanya hapon na hindi pa pala, hindi pa niya napapatawad ang mga miyembro ng Wage Board para pag-usapan ang mga wage positions na nakahain sa iba't ibang mga regions, lalong lalo na ako dito sa Metro Manila. Okay. At bayanan na natin ang next steps po ng National Wage Board, so, Alan. Pero itong panukala ho ng ating pamahalaan na gawing apat araw na lamang sa loob ng isang linggo ang pasok ng ating mga manggagawa, does that run good sa mga hanay ng ating mga manggagawa, ho, Alan? Yes, Kaden, hindi po yan compulsory, no? Yung tinatabi ng gobyerno na 4-day compressed work week ay hindi po compulsory. Wala pong batas na nag-uutos at tinatabi na yan po ay compulsory. Ibig sabihin, hahayaan po natin mag-desisyon ang manggagawa o ang management, ang business owner, kung nais nilang magpatupad ng 4-day compressed work week. Depende po yan kagayon sa industriya, depende sa uri ng trabaho, at depende po yan sa management at sa mga magagawa kung papayag sila. Okay, so hindi po pwedeng ipagpilitan, no, ng ating pamahalaan, even if this is a recommendation. Halimbawa, rekomendasyon niya po ng NEDA o mag-apat araw muna tayo sapagkat may problema tayo.
may krisis tayo sa presyo ng langis. O yung ating mga manggagawa, kailangan apat na araw muna magtrabaho. And they do that. Para bagang sa ano ito, Alan, parang dito sa bakuna eh. Mandatory. In this case, voluntary po yan. Kasi okay. Pinipilit po natin, magkakasakit po ang mga manggagawa dahil walong oras ng buo dapat sila magtrabaho. Ngunit dito sa 4-day work week, 10 oras sila magtatrabaho. Ito yung pinakamababang oras nila. So, kapag lumagpasukan din ng 8 oras, napakadelikado sa mga manggagawa. No? Maaring vulnerable sila sa stress, sa fatigue, na isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit ng mga manggagawa at tali kung bakit mayroong mga aksidente sa mga workplaces. So, voluntary the part po yan of the workers and the management provided na kapag kayo po ay nagkasundo na mag-4-day work week, wala pong bawas sa sweldo, wala pong bawas sa benepisyo at sa mga overtime na binibigay na ng mga kumpanya. Would this not be good, Alan? Halimbawa, tinitignan lang natin yung mga advantages ng 4-day week work ng mga manggagawa natin. For instance, 10 hours straight work for 4 days. Pagkatapos ng 4 days, libre na po yung susunod na 3 araw. Oh. Tama, 3 araw. Tatlong araw. Pwede siya lang kumuha po ng ibang trabaho. Hindi po ba pwede yun? Pwede po yun. As long as meron pong polisiya ang company na 4-day work week at papayaran yung 4 days yun, equivalent to 5 days at maaaring po silang mag-sideline, no? Kapag wala na silang pasok doon sa ika-5, ika-6, at ika-7 araw, maaaring silang mag-sideline doon sa 3 araw na yon ng ibang trabaho para magsasagay sa kanilang sita. Correct. Pero kinakailangan merong agreement between the employer and the employee. Ganun po ba yun dapat? Meron pong agreement ang nakalagay po sa guidelines ng DOE. Magbibigay po ng report o kasulatan na nagsasabi na nagsasundo ang manggagawa at ang employer na magkagawa ng 4-day compliance work week at susumiti po nila yan sa DOE para mamonitor ng DOE ang kalagayan ng mga manggagawa. Kasi po, napakadelikado sa ibang mga industriya ang magtrabaho sa 8 oras gaya na lamang doon yung mga magagawa na nagtatrabaho sa electronics, no? Yung nagpupupuli at nag-assemble ng mga microchips. No? Walang oras po yan sila nakatutok sa nakatutok po yan sa microscope. No? Kung kaya sa kapatilikado po sila po ay mapagod at tumukaral sa walang oras. Ganon din po sa industriya ng mananaki. Bawal po silang mapagod kasi kung magkakamali mo lang sa pagkakay ay hindi lang damit ang matakay sa'yo kung hindi pati kamay. O magadali rin. Tasok na daliri, daliri. Anyway, itong 4 days a week recommendation po ng NEDA, ito naman talaga hindi sapilitan, pero kung tatanggapin po ng mga manggagawa, okay lang po yun, no? Kung hindi na tatanggapin, hindi rin po, okay lang naman. Pero how do we resolve now? Ito ang problema ng mga manggagawa natin. Hindi po patanggap ng ating mga pamilyang mahihirap yung 200 pesos per family. Hindi po patanggap itong 4-day week work para sa ating mga manggagawa. Anong klaseng tugon ito na ating pamahalaan? Napakalit na po ng 200. Sa kasunod po yun, aming ginagawa ng paraan
ang aming Pangulo Duterte na makakumbinti na sa halip na 200 ang ibigay. Gawin ko 1,000 pesos sa mga intelligent o so, doon sa mga kababayan natin talagang nasa pinakailalim. At magbigay din po ng 5,000 pesos monthly wage para sisi ang gobyerno dito naman sa mga minimum wage earners para matatagalan ang kanilang sahod. Siguro dapat ganoon somebody from the tayo kayo sa anay ng mga manggagawa even informal settlers siguro magtulong-tulong dito para katukin ang palasyo sapagkat talagang hindi po makatwiran mo yung 200 pesos per month talagang kaawa-awa ng mga gobyerno tayo na lang ba tayo magbigay ng ayuda sa gobyerno natin? Oo, medyo nakakaya at medyo walang marami ng dalawandaan. So, ginagawa naman ng paraan na mapaliwanagan ng ating Pangulo Duterte na baka pwedeng katagaan. No? Maraming magkawawa ang Pangulo Duterte sa panahon ito. Kakapon ay inulatan din namin ng Pangulo at inikayat namin siya na utusan ang mga regional wage boards, no? Yung 17 regional wage boards dito sa ating bansa na magsimula na tingin ang mga wage petitions na nasa kanilang lamesa. Hindi pa po sila nagsisimula? Hindi pa po nagsimula. Kahit isa na doon na 17 wage boards, ay wala pa po silang nakakupad sa Ben, no? Nakakupad ng wage board dahil kami ay nag-file ng Lunes na ng petition, no? Sa LDR. Wala pa rin po patawad, no? Yung ibang mga labor group na nag-file ng wage petition sa ibang mga region. Ngunit sa hanggang sa araw na to ay wala pa rin po patawad. So, nasumulat na naman ni Pangulo kahapon at pinakiusap namin sa kanya na palalabihin ang mga regional wage board at simulang tingin ang mga wage petition na nakakain na yun sa kanila. I think this is still responsibility. How about the dole? Hindi ba ninyo nakalampag ang tanggapan ni Secretary Bellio dito para siya malampag sa ating Pangulo sa opisina ng ating Pangulo? Well, nag-usos na po ang Secretary of Labor last week na ininutusan niya ang regional wage force na nagsimulan. Ngunit ang tumunta sa kanya ng mga regional wage force na ito ay baka sa April 30 pa nila magsimula na magbigay ng feedback kay Secretary Bellio. No? So, ganyan na din ang salukuyang sistema na umiira dito sa wage force. No? Parang hindi nila nararamdaman. Walang urgency, walang gravity na nararamdaman itong mga miyembro ng wage board. Alan, pardon my ignorance. Sino ba talaga itong mga wage boards na ito? Ano bang pagkumposes din? Well, ang wage board po ay ang chairman po niyan ay ang National Wages and Productivity Commission under the Department of Labor Employment. Sila po ang chairman at Labor rin. Okay. Opo, sila po ang secretariat at yung chairperson, no? Sila po ang nagkukundin, sila po ang nagpapatawag. Ang wage board ay binubuo ng dalawang labor representative, mula sa business, at tatlong representative sa gobyerno. So, pito ang bawat pitong miyembro sa bawat isang wage board. No? So, dapat ipinapatawag na ito ng nandole at simulan na pag-usapan ang mga petisyon na nakahain sa kanila. At sabi ho nila, April 30 pa sila magsimula? Oo, April 30 mukhang... At sa kasen, yung April 30 na yun, knowing the government bureaucracy, hindi po yan April 30 na lahat po ng 17 ay magsusumite sa April 30.
No, no, hindi natin masisiguro na by April 30, tapos na. Yan pa lamang po ay pasimula pa lang. O, pasimula pa lamang at hindi natin maasahan na lahat nyo yan ay magkukumpay on that day. So, kaya kahapon nga po ay pinipilit na namin ang Pangulo Duterte na kurutino o kalapitin yung wage board para simulan na yung pagproseso ng wage petition para matagdagan na ang sahod ng mga magagawa. Tutulog kami dyan, Alan. Thank you very much. Maraming salamat at kami ay nakikiramay talaga. Masyado makupad, mapagal ang National Wage Board. Thank goodness, April 30 pa. Sunog na sunog ng sigmura ng mga magagawa ho natin. Opo, wala na po. Punit-punit na yung kumot, putol na yung sinturon, at napakalalim itong balon na minalalagyan natin lahat. Alright, thank you very much, Alan. Sir, thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat po, Captain. Magandang hapon. Alright. Mr. Alan Tan Huzay po, National Spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines at siya po ang Advocacy Officer ng nasabing kagapat. Maraming salamat, Alan. Diretso na po tayo mga kabahagi dito po sa ating pangalawang panauhin. Walang iba po kundi ang spokesman na banto ng Metro Manila Development Authority po. Task Force Anti-Colorum ng MMDA. I think he is now the operations officer ng Metro Manila Development Authority. Walang iba po kundi si Colonel Pong Nebrija. Colonel, magandang hapon po. Si Ben Paipon po ang makakausap po ninyo. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po sa natin. Opo, first of all, Colonel, congratulations. We heard that you have been promoted already. Operations head na po kayo. Yes, sir. Promotions in terms of yung the area of that I will be covering right now, dati po, El Salam, ngayon, Bong Metro Manila na. And at the same time, aside from the road cleaning operations, I'm also tasked to do the anti-colorum operations. Oh, mabigat-bigat ito anti-colorum, Colonel. How far have you done? Have you started with the colorum mga vehicles on the streets already? Yes, sir. Actually po, unang araw pa lang po nagkaupo natin, nag-warm up pa lang po ako, nakahuli na ako ng isang bus, kanilang umaga, dalawang colorum van. Ngayong hapon lang po, bago po tayo mag-usap, nakahuli pa po kami ng dalawang bus at saka isang van. Tuloy-tuloy po ito, Sir Ben. Sabi ko kay Chairman, the only way to do this, to make this successful, is we do an intensified operation and at the same time, we will be relentless. We will be doing this every day. Marami po kaming impormasyon na natatanggap, Colonel. Dito na po sa Cavite, maraming mga colorum po dyan. As a matter of fact, one of the vans na nagkaling po sa Cavite, minaneho yata ng anak ng operator na lasing, nakasagasa ko ng nakahiga sa kalsada. Ayun, ho. Have you investigated this already, Colonel? Hindi ko ano po, sir, hindi pa po nakakarating sa akin yung report na yan. But anyway, sir, kung may mga na-accident ka kasi, sir, may mga namatay na yan, it's usually the police that takes over the investigation po. Oh, that dalawa po yata yung nasa kasaan na doon, pero nakakulong na po yung nagdra-drive. Wala pong ng pangalan nito, walang lisensya, colorum po yung yung sa bisikleta po, yes sir. Yes. Sir Ben, actually, sabi ko lang po sa inyo, ako po talaga is I'm an advocate of anti-drunk driving. Kasi to tell you honestly, just this March 9, I lost a granddaughter from my niece. No, 21 years old po. Ang kailangan natin na ito, yung white sa buko, yung white ang buko. Kasi, kung ginagawa po namin,
siya lang po namatay, nabuhay po yung rider. And that's why, ano po, talaga kasama ko LTO, we've been trying to catch this drivers under the influence driving in our highways kasi po, napakadelikado. And recently lang po, nung, ano, since, I think, since March 9, ano, since the death of my granddaughter, nakaapat na po kami ng LTO na nahuling drunk driver. And recently, nag-conducting po ang LTO ng, ano, ng checkpoint dito sa may bandang NLEX at nakahuli rin po sila ng lima. Palagay ko, Colonel, medyo higpitan natin ang parusa ho dito sa mga nakakainom, lasing. Tama po yun, Sir Ben. Tama yun, Sir Ben. But then again, talaga po yung prosecution yan. Kailangan po talaga natin ano, tuluyan. Alam niyo po, marami kami nahuli na alam namin lasing, smells like drunk, looks like drunk, walks like a drunk, he must be drunk. Pero pag tinest na po, sa sobrang tagal, nagso-sober down na po, wala na po yung blood alcohol content. Nag-technical po kami, so to speak. No? Kaya ngayon, ang ginawa po namin, nakapag-unayan po kami sa LTO, sabi lang sa LTO, pag may aksidente, tawagan namin kayo, mag-respondi kayo, punan agad ng breath analyzer. And so far, it's working for us. Kung hindi man po yan makasuhan, eh, at least malibok na po natin sa siya, hindi na po makapagmaneho yan. Tama, dapat hindi na magmaneho yan. Or at least, oh, matagal, lapadahon, bago makapagmaneho. At saka, yes sir, talaga po, ano, sinisimulado ng LTO na they will revoke the license. There's no other way. There's no such thing as a mitigating circumstance when it comes to drunk driving. Drunk driving is drunk driving. Oh, I think it should be summary, ano eh, summary implementation of the law eh. Tama po. Eh, hindi na kinakailangan pang mitigating circumstances. Tama po. Tama po yun, Sir Ben. Baka tatawagin pa yung kainuman niya. Tama po, Sir Ben. Hindi naman po tama yan. Anyway, Colonel, I know that you're going to do that. That's part of your command already. Sana ho maging mapayapaw ang ating mga lansangan sa mga tesenggo na mga nagbabaneho at saka yung mga koloro, madami po dito sa monumento, Colonel. Yes sir, alam nyo po magmula po nung ano, nung nag-assume ako dito, marami na po akong ano, no, mga text message, mga private messages na natatanggap, even all the comments ng Facebook ko. Eh, marami na po nagsasabi kung nasan yung mga koloro. And I'm taking notes of this. So that, ano, isa-isahin po natin yan. Sabi mo nga, lumilit na yung mundo nila. At nakakatawa nga po eh, may nagsabi sa akin na ako na po yung laman ng communication ng usap-usapan ng mga koloro ngayon. Araw-araw siya. At eh, well, that, I think that's good. That's good for me that my reputation precedes me. Salamat po. Colonel, at least meron kayong pinagbidahan ngayon. Kayong pinagbidahan. Tawa po, Sir Ben. Sana in some other circumstances, iba naman po ang sitwasyon natin. Tawa po. Anyway, may malamang ako, Colonel, kasi I think it's part of your job already. Ito clearing operation sa mga secondary streets. Ito po ba'y talagang pagbubutang-iigihin na po ninyo? Yes, sir. Actually, sinimula na po namin yan. Alam niyo po, magmula nung nag-assume ako, tinatapos ko lang po yung mga complaints na nakalista pa sa ano namin, sa lagbook namin. Kasi po, marami kami natatanggap na reklamo from 8888, from our Facebook page. Ang inisa-isa po namin yan, sir, ano? Pero ano, mag-ooperate kami ng mabuhay links. Pag natapos kami ng mabuhay links, we will go to the, ano, yung mga complaints sa mga barangay. That's the template that we are following right now. Kasi alam nyo, sa men, I do not want a big team, ano. Kasi yung big team, mag-iwalay kami. I will not be able to directly supervise the other team. Eh, makamamaya kung ano naman ang gawin niya. Eh, I do not want to tarnish the reputation of this team. Gusto ko po, lean and mean lang kami, intact,
not only the team itself, but the integrity of the team itself, no? Sabi ko, hindi tayo mawawarap, hindi tayo tatanggap, hindi tayo mawawotong, hindi tayo mamayola. More than the clearing operations, I think we will show the citizens of Metro Manila that we will be doing an honest to goodness work. Actually, to be frank with you, Colonel, anong araw meron din po akong sasakyan. Pero kasama ang palad, wala po akong garahe. Mayat-mayat merong clearing operation. Napanasta ako talaga. Sabi ko, magkakang ganyan naman. Ibinenta ko na ho. Tama-tama naman ho, Colonel. Kasi ngayon ho, mataas ang presyo ng gasolina. Opo. Tama po yun, no? Sir Ben, talaga po mano, no? Kaya po, ang pinagbubuti po ng DOTR together with MMDA is yung mass public transport natin. No, na sana, ano, mapili na natin yung mga, ano, yung mga young professionals na bumili pa ng sasakyan, but instead, tanghiliin nila yung mass public transport system natin. Sa mahal po ng gas, napakahirap po talaga. And, I hope people will realize that the mass public transport system is the real solution to the traffic woes ng Metro Manila. Colonel, tanong ng netizens, yung mga nanonood sa ating programa ngayon, kailan daw po kayo mag-ooperate dito po sa Cavite? Sapagkat po kamarami po ang mga kolorum dyan. Sir, bali inaantabayan na po namin sila. Yung kanina po, yung sinasabi sa inyo kanina na uli namin yung hapon, dito lang po sa Makapagayan, galing po ng Cavite. Kasi sir, we cannot operate beyond Metro Manila. LTFRB can do that, opo. Pero ang MMDA po, hindi pa pwede. Kaya sa amin, inaabangan namin. Kaya minsan po, nagkaroon kami ng joint operations na since sila, pwede sila lumapos sa Cavite, nangyayari po, they chase them down. So, binubugaw po nila pagdating sa Metro Manila, kami na po ang umuhuli. Ah, okay. At least in coordination with the LTFRB. Yes, sir. Ang ano kasi sa LTFRB, pag nahuli ang kolorum pa, 200,000 yan. Napakamahal po. Napakamahal. Ang bus, 1 million po. Kaya, ang tubos niya, sir, may 3 months impounding pa yan. Kaya po yung sa mga kababayan natin na nagpapakasakali mga kolorum, yung sometimes po kasi naiingan nyo sila kasi sinasabi ng mga kolorong operators na kooperatiba, no? Kooperatiba sila na there's a parang semblance of legality na nagbabayad sila sa kooperatiba, akala nila protektado sila. Marami po kami nahuhuli yung servants at ito lang. This again is also a social issue kasi marami kami na nahuhuli na mga retiradong ano po, mga guro, mga government employees na nag-invest na bumili po ng sasakyan, nag-down payment sa van, tapos nagbayad pa sila doon sa kooperatiba para makabiyahe sila. And then pagdating dito, ma-impound 200,000 yung babayaran, and at the same time, may 3 months impounding, wala pong nakikita yung van, and napipilitan po na out of their retirement money, yun po ang pinababayad nila sa hinuhulugan nila. And sometimes, nare-remata na po dahil hindi na po nila nakukuha yung van sa impounding. Kaya ang ano po, napakalaking sindikato rin po talaga itong kolorum. It is not just a matter of transportation problem, but it has also become a social issue. Kasi nga po, yung nabibiktima nito, yung mga may-ari ng mga banayan, hinulululugan po yan, sir. E pag ina-impound mo ng 3 months at sila kukuha ng pangulog dyan, hindi na po kumikita yung van, naka-impound pa. Totoo po yan, Colonel, totoo yan. Nakakaawa naman po sila. Yes, sir. Kawawa po yung mga guro. Kooperatiba. Kooperatiba. Kontento na sila na hindi sila mahuhuli. Meron silang protection and so on and so forth. This time, there is no such thing, Colonel. Wala po yan. Wala kasiguran. Ang kailangan po nilang makuha, ranking isa po to operate. Ano? If there's no, even the provisional authority for them to, ano, to convey passengers, huwag po kayong biyabiyahe kasi pag nahuli po kayo, napakalaking perwisyo po. No? Napakalaking perwisyo. Sir, may nasabi sa inyo, impounding namin, wala pong bubog yan. Nasa, ano po yan, lulupak-lulupak na yarda.
Ngayon, pag umulan, putik, talikabok, sa araw, ang sobrang init. Sir, by the time 3 months impounding, by the time na makuha mo yung bag mo, eh, lumang-luma na po. Lumang-luma na po. Kaya po talagang, ano, nakakaawa po yung mga kababayan natin. Kaya po lagi namin paalala, huwag po kayong papatos sa mga ganyan. Alright. So anyway, thank you very much po, Colonel, and we wish you all the best. We wish you luck. Alam ko mabigat ang trabaho mo ngayon. Pero alam ko kayang-kaya mo yan, sir. Salamat po, sir. Salamat po, sir Ben. Alam niyo po ang padalangin na lang po namin, kooperasyon ng ating mga kababayan para mapadali po yung trabaho namin. Tama po kayo. Napakahirap po yung inatang responsibilidad sa amin. Pero kakayanin ko katulong ang ating mga mamamayan. Colonel, bago tayo magbukas, pakiulit po ninyo yung penalties po nila. Yung bang babayaran po nila kung sakali mahuli sila, koloro mang kanila-dala-dala. Please tell our people. Ho. Yes, sir. Pag sa MMDA po, 5,000 sa operator, 1,000 sa driver. Kung piskado po yung lisensya, suspended po yan, revoke po yan for 1 month. Hindi niyo po magagamit. And at the same time, may 3 months impounding. MMDA po yan. Pag sa LTFRB po, kotse ang ginagawa niyo pang uloro. For example, yung nag-uulo-ulo kayo. Ano po yan? 100,000. Pag van, ano po yan? 200,000. Pag bus, any form of bus, ano po yan? Coaster, minibus, or full capacity bus. Ano po yan? 1,000,000 po yan. So, may 3 months impounding din po, then may suspension din po yung lisensya ng driver. Kaya, sir Ben, napakabigat nito. And I really discourage yung mga kababayan natin na huwag punta kilig ito. At it's just a matter of time na baka maabutan po lang kayo. Eh, malaki po ang mamaya. Ano mangyayari doon sa lisensya ng driver, Colonel? Ano po yan? Hindi niya po matutubusan for 1 month. Bali suspended po for 1 month. Oh my goodness. All right. Anyway. Colonel, thank you very much again. Ha? Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir Ben. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Mag-iingat po tayo lahat. At maraming salamat kay Chairman sapagkat pumayag sa ma-interview ka namin. Salamat po, sir Ben. Thank you po. Thank you po. Thank you very much, Colonel. Salamat po, sir. Okay. Si Colonel Bong Nebria po, Task Force Anti-Colorum ng Metro Manila Development Authority. Napakabigat pala ho ang mga sagutin dito ng mga Colorum. Nagmamaneho ng Colorum sa mga kotse po. 100,000 pesos po ang tubos po dyan. Sa vans, sa mga vans, 200,000 po. Passes, minipass, whatever, basta pass, 1,000,000 pesos. At nakakataap naman ito, bakit ang paggusto ko pa ninyo? E kung ang sasakyan mo ninyo, ito po'y hulugan pa rin. Ako eh, may impound ng 3 buwan, ho. Ano pang kikitain naman natin? Alright, break po na po tayo sandali, ha? Para sa mga ilang paalala dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa balitang pandaigdigan, balitang pandaigdigan. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino, Buddy Bernardino live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang pandaigdigan. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon.
at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan! Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan! Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamulat ang sambayanan sa lalapit na halalan. Isahan! Isahan! Talakayan! One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan! Lunes hanggang Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan! Isahan! Kasama ang patikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at diaryo. J.J. Maderaso. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na! Please po at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Trusted dog food ni Catherine Bernardo, NutriChunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Ang mga comments ninyo, magpapaalam na po si Sana Ben Paipon. Maraming salamat kay Engineer Dave, si Ram Alonso, at siyempre po, Binibining Christine, at Eman. Ang ganda ng hapon po sa inyong lahat, Ben Paipon po. Nagsasabing, thank you very much for allowing us into your home and for giving us the privilege to be of service. Ang ganda ng hapon po sa inyong lahat.